dito po hanap tayo, no? Gamitin natin itong isang cellphone. Tututok natin sa kabilang cellphone. Hanap po tayo kung papayag po yung mga espiritu po dito. O yung mga elemento. Try po natin, ano? Subok tayo kung magpapakita sila. Yun, meron pong rumihistro. Nawala. Nawala. Ayun, pansin nyo po, bote po yan, bote. Bote ng maliit na bote ng tubig. Yan po. So, andun siya. Maliit siya. Ano po sa tingin nyo, ano po kaya iyan? Okay, kanina, nung hindi pa nare-record, andun po yan sa may Bulaklak. Yan sa Bulaklak na yan. Araw po ano? Araw po ngayon, may liwanag pang ano. So, tinatry po natin na makunan sila. Wala. Hanap po tayo, no? Hanap. Hanap dito sa, ano. Yun. Ayun po, nasa, wala uli. Tutok-tutok lang po tayo. Ayaw po akong payagan ng mga ayaw po yata pumayag nito mga elemento at spirito na makunan po sila. Pero subukan pa rin natin na ayun, isa lang. So, pansin nyo po, ang liit ng bote. Wala sa Bulaklak. Yun, ayun po, ayun, nasa ibabaw ng Bulaklak. Babaw. Meron din po doon sa malayo. Malayo. Ay, malayo. Tingnan natin, angat ko po yung ano kung talaga nasa malayo. Ah, ayun. Ayun, matayo. Ayun, nasa Bulaklak ulit. So ito pong ginagamit na to na ano, SLS, pandetect po to ng ano ng mga elemento na o espiritu o anyo ng mga may humanoid o may anyong tao. Yan, ginagamit po yan talaga ng mga nag-ghost hunt dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. So sa bawat anggulo pong na ano na nare-rehistro, yun po yung patunay na merong mga ano, may mga ganyang uri na hindi natin nakikita. Na yung sensor po lamang nitong APSA to ang ginagamit para yun, may tumunog, no? Hanapin natin kung saan yun. So, ikot-ikot lang po tayo. Ayun siya. Kung papansin nyo po, kasi laki ng boteng maliit, wala pang mga isang dangkal siguro. Ayan, parang nakahiga. Ayun, medyo malaki. Wala, ikot-ikot tayo. So, subukan natin lagyan ng upuan sa bandaron. Tingnan natin kung uupo siya. Yun. Merong bata sa likod. Bata sa likod. Ayun. Pansin nyo po. Ayan, no. Bata po yung size niya. Diba? Ganun lang. Hindi ito. So, sabi natin sinlaki ng bata na umuupo sa upuan. So, ayan po. So, ano lang ano po, ano, palagi ko lang paalala na itong ginagawa namin ay hindi basta po laro. Hindi po to basta laro-laro lang na pag naisipan natin eh ganito basta na lang tayo magkukuha-kuha kasi po nagke-create po to ng ano ng kaba sa iba. Dito po cementerying to, actually araw namin kinukuha kasi hindi po nagpapapasok dito ng gabi na. Hanggang 6 lang po ang tao dito, pinapalabas na lahat. Siguro mga 6:30 na yung pinaka matagal
na mga dumalaw dito. Kaya araw po namin kinukunan. Ngayon, kung sakali makapagpaalam ako na gabi namin kukunan, kasi para mas malaman natin kung ito pong nakukunan natin dito sa area ito, eh ganun din sa pagdating ng gabi. Or baka mas marami pa po. Dito po, meron din kaming ginagamit na iba pang gadget. Pero sa ngayon po, ito lang muna yung ginagamit natin. Para lang mapatunayan natin na ano ba itong mga nagiging sinasabing figure na to ng tao. Okay, hanap pa po tayo ng ibang angulo. Magre-request po ako ng kasi meron tayo ditong bola na may bola kami dito na laruan. Ghost ball ang tawag, ginagamit din siya. Pwede niyo po bang ito? Pwede niyo pa ilawin? Kung papayag po kayong pailawin yung galawin niyo para umilaw. Ito po kasi minsan pagka nagte-testing ako dito, pinapailaw po nila yan ng paulit-ulit sa mga sa espiritong nandito, kung sino man na pwedeng magpailaw ng bola, baka pwedeng pailawin kung papayag ang mga nandito. Okay, wala pa. So lipat po natin yung isa dun sa upuan, dun sa may ng bata. Umilaw po kasi ginalaw ko yun. So dito siya. Mamaya mawawala yung ilaw niyan kasi wala nang gumagalaw. So doon merong figure sa upuan. Nawala yung figure. Nawala. Nahiya. Ayan, may may figure na. Nahihiya sa'yo kaya boy. Ayan po, nagpo-project na ulit yung Ayun. So, pwede bang pailawin mo yung bola? Laruin mo ng konti? Galawin mo para umilaw yung bola? Pwede mo kaming pagbigyan? Kung hindi, pwede rin, okay lang naman. Nakikisuyo lang. Baka pwedeng mapagbigyan yung aking pakiusap. Request ko na pailawin mo yung bola o galawin mo yung bola. Dalawang bola dito na pwedeng umilaw kung mamarapatin ninyo yung wala pa. Mamaya po siguro pag pinagbigyan tayo, tingnan nun natin uli yung angle ng wala pa. Sa malayo. Doon po yun sa may yung makina ng compressor ng jackhammer yata yun. Wala pong tao doon. Wala pong nandun. Tayo sa paligid, sa puno. Minsan sa puno na yun ang akasya meron. So wala. Wala po, wala. Po, hindi po pumapayag sila, ayaw nilang pumayag. Dito lang sa bote palagi. Ano ka ba? Nauuho ka ba? Try kung
Try kong bigyan ng tubig. Inom ka dito. Yan, binigyan po natin ng ano, ng water, ng konting tubig sa takip kasi maliit naman po yung ano eh. Wala. Inom ka na. Ang liit, ano po, kung mapapansin nyo, ang liit ng bote. Pag dinangkal ko, malaki pa nga po yung dangkal ko eh. Ayun, nandun sa gilid. Mas malaki pa po yung dangkal ko. Ah, wala. Hanap. Wala. Wala po tayo pang standby eh. Konting tubig ulit. Ginagawa namin to, no, hindi naman po sa pag ano, hindi po ito'y paglalaro. Ito'y patunay lamang ng espiritu o elemento o sinasabing kung ano man na nilikha ng Diyos na nasa sanlibutan. Ay isa po ito sa patunay, no. Then yung sinasabi nating na maaring accurate po ang pagkakagawa ng mga apps na ito para makatulong sa mga sa nagpa-paranormal investigation, para magamit na patunay, as visual na patunay na may mga projection o may mga anyo ang mga bawat nilalang sa mundo. Ngayon yan, nakakuha tayo ng imahe. So isa lang po ito sa ano, no, kasi curious lang po ako sa laki, yung lalo na yung nandito sa bote. Ang liit-liit, pero kung napansin nyo sa upuan, ang laki ng difference ng height ng upuan at saka ng bote. Oh, yun, no, sa upuan, napansin nyo po, para siyang bata. Yung height niya, bata man siya o ano, pero yung height niya is kasing laki ng upuan na mababa. Siguro mga height niya, mga lampas 2 feet. Then pagdating, ayan o, nagpo-project. Pagdating dito sa bote, kung mapapansin nyo ang ano, ang liit-liit din niya. So hindi po consistent, no, hindi po dire-diretso na makukunan sila. Diba, parang kinakapa namin kung nasan sila. Saan sila makukunan. Actually, umuupo na ano lang, parang nakasandal lang. So, pansin nyo po, ano, sa loob ng ganong kahabang minuto, hindi po palagi nandun sa isang lugar yung kinukunan natin. Sa dito, sa anong to, paikot-ikot lang ng pag, ayan, para lang mahagip natin ang camera. Dahan. Ayun, palagi siya nandoon sa gilid. Kung kailan po ililipat yung camera papunta rito sa to the right, bigla po siyang lalabas sa left side. So dito to the right tayo, wala, then downward ng ano, lower right, then to the left. Ayun, meron na naman. Sa mga bihasa po sa paggamit nito at pag-analisa ng anong to, mga figurang yan, sila na po ang makapagpatunay ng ano, na kung paano nila ginagamit itong ganitong sistema. Okay.
okay, wala, ayun, andun na po. Siguro hanggang dyan lang po muna tayo ng ano, kasi papakita rin namin sa inyo yung mga iba pang kuha. Nang nakaka-curious po kasi iba-iba yung laki. Dito po tayo ulit, cemetery ano, ang lalabas po ng mga ano, iba-iba po ang laki. At iba-iba ang hugis, may mapayat, may mataba, may malapad po kasi yan eh. Parang square lang. Okay po, magandang hapon ulit ng Oktubre. Maraming salamat po.